Okay, isang reaction video na naman mula sa White Mesa. So, maraming salamat ulit sa paghintay nitong reaction video na to. Alam kong ang dami nag-request nitong kanta na to. Alam na sa mga comment section, no. So, pasensya na, medyo busy lang din sa mga iba kong ginagawa sa trabaho, sa music. So, huwag nyo naisipin yun. Ito na tayo. Gagawa na natin ang music video. Title nga pala ito is Kalakal by SB19 and Blackmine. So, totoo lang, excited ako pakinggan to. Nakita ko na to sa ano eh, nakita ko na to sa ano yun, lyric video ba yun? O visualizer. Nakita ko na yung kanta na to sa channel nga ng SB19, pero hindi ko pa siya napapakinggan. So aware na ako, na-aware na ako dito sa collaboration na to. So tingin ko tama lang. Actually gusto ko na siyang gawa ng reaction video nun eh. Siguro tumama lang din na may mga iba akong ginagawa na sumakto, meron ng official music video yung kanta. So, ito na yung gagawa natin, reaction video, guys. So, hindi ko pa ito napapakinggan totally. So, first time hearing it. At nga pala, naglalabas ako ng bago kong kanta. Hopefully, end of this month or by October. Sagad na yung October. So, ito yung sample ng kanta ko. Check nyo. Baby, baby, baby girl, ba't ang ganda mo naman? Ginawa pa yata sa gabing pulang bilog na buwan. Ang sabi niya sa akin, babe, ang angas mo naman. Uy, hindi asakto lang, yun ang linyang binitawan. Tingin niya sa akin cool, so I took her to the pool. Di mo natatanong kapag tumira to sa pool. Di mapigil, right, sisiding, hindi ka mabibitin. Baby girl na mahihain, dapat lang na kinakain. Binibining mahihain siya nung aking kinakain. Naghihintay, ayahin ka, labit sagot niya sa akin. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay, ayahin ka, labit sagot niya sa akin. So kung nagustuhan niyo yung kanta na yun, subscribe na lang kayo dun sa music channel ko. Kung di naman, okay lang, wala tayong pilitan. Kanya-kanya tayo ng trip. Anyway, so guys, game na. Kita nila ikaw nagpaka-real. Yeah. Nakarinig ka na ba ng Juan? So sa mga hindi na bago sa channel, alam nyo naman na sa grupo ng SB19, kung tawagin lang is bias. Ang bias ko talaga dito is si Ken, no? Nagagalingan talaga ako sa kanya, yung versatility niya sa mga solo music niya, no? Tsaka sa style niya. Isa rin talaga si Ken sa talagang, ewan ko, para sa akin, isa siya sa mga hinahangaan kong artist ngayon. Enough said, nakita niya naman yung style niya, no? Which is, sa pang, best na. Masuko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Nakarinig ka na ba ng Juan? Ba talaga yung ano niya eh?
Iba talaga yung, alam niyo yun, yung rehistro ng boses niya eh. Alam niyo yun, rapping voice niya. Iba talaga. Kumbaga last talaga nang dating nung rapping voice. Alam niyo yung siya yung tipo ng artist na seryosohin niyo talaga eh. Tsaka siguro napansin ko doon sa lyrics niya, nag-mix siya ng, yun nga, yung style niya, di ba? Doon rin siya nakilala as a solo artist eh. Kumbaga nung abang kanta yun, yung, kalimutan ko yung title eh. Basta yung song na yun, doon pinakita niya na yun nga, yung lyrically kaya niyang magsulat ng Tagalog verse, Bisaya verse, English verse, which is hindi lahat ng artist, alam niyo yun, madaling siguro sa mga multi, yung mga taong multilingual, siguro oo na pagsulat sila, pero ewan ko, iba kasi yung mga artist na, alam niyo, kayang ipasok, tsaka hindi siya tunog na pilit, yung kumbaga nagmimix ng language or ng dialect sa verse. Kumbaga yung kay Ken kasi, ano siya, hindi siya pilit pakinggan. Balik natin tong kay Aung kaninda ko sir, it's a new touch. Masin lang ako di ka aware, but it's a new touch. Daghang panuwing na need na dira pero pike na zero. Sabi sila masuko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Yeah, yeah, yeah. Nakarinig ka na binangkwan? Yung nag-rap ang isang di makabasa pinggan. Boss nga'y anghel pakinggan. Mga salita'y nakikipagsuntukan. Kakaiba di makakaila. Kakainin mo lahat ng mga salita. Masarap di ba di ka magsasawa. Tunukin mo na lang tama na ang kuda. Binura, binura, sinanap. Speaking of dun sa verse niya, no? Hindi ko rin expect na ganun yung gagawin niyang atake, no? Lalo na yung sinabi niya na nakarinig ka na ba ng kuan ng ano yan? Kumbaga nagra-rap yung parang ang point niya dun is nakarinig ka na ba na nagra-rap na sa tingin mo is hindi niya kayang gawin mag-rap, parang ganun. Which is hindi ko rin in-expect sa kanya, actually. Hindi ko in-expect na tong kalakal. Oh, nandito si Glock 9, which is kilala na natin, isa sa mga icon na rapper ng Pilipinas. Pero hindi ko siya in-expect na magiging totally as in talagang rap song siya. So, base dun sa verse niya, feeling ko all throughout na itong kanta na to is mostly magfo-focus sila sa rap abilities nila. Yun yung dating na agad sa akin, 1 minute and 17 seconds yun eh. Feeling ko magiging rap song talaga to. Kumbaga feeling ko i-showcase nila yung rap abilities nila dito. Which is hindi normal para sa isang, let's say, P-pop group. Alam mo, pop group. No? Hindi siya normal kasi ako ini-expect ko talaga dito is, kumbaga, doon na dito si Glock 9, feeling ko para mag-a-add lang ng element ng rap. Kumbaga sa mga kanta, 'di ba, may mga R&B na kanta na may rapper na naka-feature. 'Yun yung ini-expect kong magiging takbo ng kanta. Pero base dun sa kanya, kahit ako hindi ko naman ini-expect na nagra-rap din talaga siya. Na magiging full rap tong kanta na 'to. Ayun, tingnan natin kung tama o mali. Kita nila ikaw nagpaka-real. Yeah, yeah, yeah. Nakarinig ka na binangkwan? Yung nag-rap ang isang di makabasa pinggan. Boss niya'y anghel pakinggan. Mga salita'y nakikipagsuntukan. Kakaiba di makakaila. Kakainin mo lahat ng mga salita. Masarap di ba di ka magsasawa. Tunukin mo na lang tama na ang kuda. Binura, binura, sinala. Pero di mo pa rin kaya isuga. Na wala din nila kami. Nagsimula lahat kumaya. Laging binibilan kahit nga hindi magbenta. Paano ba kaya kapag naputol kong kadena? Sa unang tingin pa lang kala mo na nawala. Napakinggan ko na si Joshua, collab nila ni Al James eh. So, hinting nun. Hindi, kahit man sa mga previous na kanta, alam ko rin na kaya rin mag-rap din talaga ni Josh eh. So, mga hindi rin nakakaintindi ng, ewan ko, for me, hindi ko naman sinasabing expert ako or what. Pero, hindi. Sabihin na natin bilang isang ano rin, isang artist din, isang musiker, isang composer. Karamihan kasi ng tao, feeling nila ang daling mag-rap na
kailangan mo lang i-deliver in some type of way or kailangan mo lang tumugma. Hindi siya ganun kasimple, guys. Hindi madaling mag-rap. Hindi lahat ng artist kaya mag-rap. Hindi lahat ng mga singers, R&B singers, kayang mag-rap. Gets nyo? So, kung doon sa mga artist na to na, alam nyo yun, na meron din silang rap ability sa arsenal nila. Kumbaga, which makes a complete artist para sa akin. Alam nyo yun. Kumbaga, well-rounded ka, hindi ka man ganun katindi sa ano, at least meron kang foundations ng iba't ibang genres. Gets nyo? Kaya pala ako napareact doon kanina, bago ko i-post. Kasi gusto ko, eto, tinan nyo, bilang ako, bilang gumagawa rin ng music. Ngayon ko lang, sige, balikan ko lang. Kaya ako napareact ng ganun kasi gusto ko yung pasok niya naman. Kumbaga, ang smooth ng transition ng verse ni Josh papunta sa kanya. So, ulitin ko lang. Diba, nakita niya yung pasok niya, parang yung pasok niya yung tipong, diba, nagra-rap yung isa. Parang bigla lang siya sumulpot, sabay bumitaw na rin siya. Ganun kasmooth yung transition niya para sa akin. Parang Kala mo na nawala akong ibubuga. Teka lang sandali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata. Lamo ba na bukod sa aking mukha, daming bagay pa ang pwede kong itindaw. Wag mo nang alamin, baka maingit ka. Liga nito, babao na kita. Yun din yung some type of way bilang isang rap artist, no? Mostly rappers kasi yung chance ng mga artist para mag-flex. Kumbaga, isa siya sa mga aspeto ng rap or ng hip-hop. Term nila ngayon is flex. Pero, yun yung isang way para, alam mo yun, parang pakita mo like yung angas mo, yung dating mo. May sinabi siya na bukod sa mukha niya, parang hindi lang mukha niya yung kaya niyang ibenta. Kasi, kumbaga, tangin na nyo, kahit hindi nyo nakikita yung mukha ko, pag napakinggan nyo ako kumanta o mag-rap, kumbaga, hindi lang face value yung kaya niyang ibigay sa mga tao or sa mga fans niya. Gets mo? Meron siyang real talent. Tsaka tong si Stel, guys, ewan ko, sobrang ganda. Para sa akin siya yung pinakamagaling na singer sa kanila lima. Ewan ko, siguro may iba makakapanood nito, might think otherwise. Depende sa bias nyo or kung sino man ang favorite artist nyo among them, pero para sa akin si Stel lang pinaka magaling na singer sa kanila, para sa akin. So lalo na yung nag-guest siya dun kay pangalan nito sa dulo ng dila, David Foster. Guys, hindi lahat nakakatagos dun, yun lang masasabi ko. Hindi lahat nakakatagos sa mga concert ni David Foster. Kumbaga, select few individuals with real talents, lalo na galing kay David Foster, na kumbaga galing si David Foster sa classical and traditional way of making music at singing. So, the fact na ma-invite ka niya sa mga concert niya, it means meron kang real at raw talent. Yun, guys. So, yun. Enough said. Kung ano man yung mga naging bash sa kanya nun. May mga nabasa akong comments dun eh. Well, alam nyo naman, you cannot please everyone. Alam nyo yun. Ang minsan nga, yung mga ganun, parang gusto ko nila sabihin na, kayo kaya yung kumanta dun. Diba? Parang, anyway. O, ano, lahat ng bagay may, hindi, yun nga, you can't please everyone, guys. Pero yun nga, rapping skills niya. Sipin nyo, yung transition niya palang, diba, ang smooth. Tsaka, feeling ko naman dito sa mga to, sila rin nagsulat ng verse nila, which is, para sa akin, ano yun, kumbaga thumbs up sa akin yun. Meron kasi mga rapper na, kung tawagin nila, is may mga ghostwriter. Sa mga, para sa akin, sa mga singers, okay lang yun, no problem. Pero kasi, pag brinand mo yung sarili mo as rapper, or, nagbitaw ka ng rap verse, or ng material na nililabel mo as rap, kailangan ikaw ang nagsulat nun.
wala ka dapat, basta may ganun sa mga rappers, may ganun sa amin. Teka lang sandali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata. Lamo ba na po kung sa aking mukha, daming bagay pa ang pwede kong itindaw. Wag mo nang alamin, baka mahingit ka. Liga nito ba ako nakita? Why don't you just listen? Bakit ba yaw nyo bang aminin? Alam ko naman isa ka rin sa balihit na gusto rin makatikil sa na parang feeling ko si Glock 9 na to eh. Pero, though alam naman natin nagra-rap si Pablo, siguro, kumbaga given na yan eh. Kaya siguro, hindi siya nag-rap dun sa part niya. Kasi nga, alam naman natin sa mga previous songs nila is talagang, alam naman natin nagra-rap rin talaga si Pablo. No? So, siguro eh, this is like more of a showcase para sa akin dun sa mga hindi natin nakasanayan na nagra-rap. No, so alam ko na kay Glock na yun to. Gusto ko lang para kumbaga tuloy-tuloy tayo. Gusto ko lang din bigyan ng props or ng shoutouts yung production team. Alam nyo kada music video ng SB19 talaga yung quality tsaka yung production, grabe. Wala akong masabi, talagang ewan ko siguro sa mga, kasi kami syempre bilang nagko-conceptualize ng mga visuals, yung sa kanila talagang alam mo yun. Actually, wala na nga para sa akin sa lalo na sa generation ngayon. Wala na nga yung, dati kasi may term sa amin na tangina pang international yung tunog ah. Eh tangina pang international yung music video. Sa akin wala nang ganun yan kasi lahat, karamihan ng mga artists ngayon, mainstream man o hindi, upcomings pa lang, mga rookie, mga underground. Tangina lahat ng maglalabas ngayon talaga. Kumbaga yun na yung standard ngayon, yung dating term na pang international, yun na yung standard ngayon, yun na yung bare minimum ng mga musicians ngayon or ng mga, alam niyo, ng mga artists. So para sa akin, wala nang ganun pantay-pantay na lahat when it comes to music ngayon. It's a matter of ano na lang, number of following tsaka fans, yun na lang yun, guys. Lakmain pala yung nagtotolak mga lakal pare. Bawat tunog na pinipinta, hinding-hindi mo ito maiinda. Parang patalim na tinara kaming pinadanak at damang-dama mo na. Dala namin pag kami ang parating, tulad ng isang pinagbigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang-ayong umiiling. Kahit ilang ulit pa ang dumaang panahon, aming alulong, di makukulong sa kahon. Tumatagundong na parang gulong ng pison, sa isang tugon ay tumatalon sa balon. Kami lamang at wala nang iba pa, itaya mo na lahat ang kayang ikasa. Wala na kaharang at dinamin kayang daanan, kasi mapapala ba kaya na dapat na alam mo na. Pare, Glock 9 yun na lang ang masasabi ko. Hindi ko na para explain ka pa ng mahaba. Si Glock 9 yun, par. Baga, legend sa eksena, icon, lahat na ng klase ng prestige na gusto nyong ipangalan kay Glock 9 siya yun. Immortal. Yun yung pinakamasasabi kong to best describe Glock 9 sa panahon ngayon, sa era ngayon na tulad nga na kasasabi ko lang kanina, dami na magagaling na artist din ngayon. Dami ng sobrang talented na naglalabasan ngayon. Pero the fact na, alam mo yon, yung tanga na kaya pa rin sumabay sa agos ni Glock 9. Kumbaga, hindi yung style, kasi maraming rappers eh. Kaya nga may mga tinatawag tayo mga legends, di ba? Maraming mga rappers na, kumbaga, kumbaga nandun na lang, kumbaga, yun talaga yung style na nakilala sila. Alam niyo yun, yung tunog na nakilala sila. Which is parang somehow hindi na makasabay sa era ngayon or sa generation ngayon. Hindi ko masabing hindi makasabay kasi kanya-kanya tayo ng preference at taste sa music. Pero in general terms na lang sa mga general listeners na mga hindi nakakaintindi na lang ng music, yun.
ay hindi naman pala, mga hindi masyadong kumbaga in tune when it comes sa production and shit, music making, production. Ang ibig ko lang sabihin dun is yung style ni Glockmind, kumbaga kahit saan mo siya ilagay, kahit sang part ng generation siya nabuhay. Let's say, kung pinanganak man siya ng 70s, rapper na siya, or 2000s, rapper na siya, 90s. Alam mo, kahit anong era mo ilagay si Glockmind, hindi siya mawawala. Like, yung style, yung relevance niya, yung husay niya, yung galing niya, yung talent niya, kumbaga for all ages. Kumbaga, Glockmind, immortal. Bawat tunog na pinipinta, hinding-hindi mo ito maiinda. Parang patalim na tinara kaming pinadana, katdamang-dama mo na. Dala namin pag kami ang parating, tulad ng isang pinagbigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang ayong umiiling. Kahit ilang ulit pa ang dumaang panahon, aming alulong di makukulong sa kahon. Dumadagundong na parang gulong na pison, sa isang tugon ay tumatalon sa balon. Kami lamang at wala nang iba pa, itaya mo na lahat ang kayang ikasa. Wala nakaharang at di namin kayang daanan, kasi mapapala ba kaya na dapat na alam mo na. Isa pa about Glockmind, no? Ah, hindi nakakaintindi. Alam niyo yun, feeling ko, saktong alam mong pinag-isipan nila itong collaboration na to. Which is, diba, pinapakita rin ng SB19 na they can rap. Diba? Na they can rap kung gugustuhin nila. Which is, mas, ito yung pinaka-perfect collaboration para sa concept na gustong gawin ng SB19 na si Glockmind yung kakolaborate nila dito sa track na to, which is Glockmind kasi is one of the highest standards of rap sa Pilipinas. So, tamang-tama lang na siya yung kasama nila dito sa kanta na to. Kumbaga, parang somehow Glockmind being here dito sa kanta na to, kumbaga, meron na silang, kumbaga, kay Glockmind, okay, may cosign kayo na, okay, kumbaga, approve kayo as rappers. Kumbaga, meron na silang blessing ni Glockmind na okay guys, welcome to the rap game, parang gano'n. Bayan yung panaminin, alam ko naman isa ka rin sa palihin na gusto rin makatigil sa iya. Gusto ko yung small detail na nilagay nila doon, no? Parang si Glockmind sitting on a throne. Yun nga, kumbaga, by the end of the day, concept na to, ng kanta to is about rap. Guys, it's about rap. Yun na. Nakita nyo naman. So, ay, pasensya nga rin pala. Kung ganito yung buko ngayon, medyo katatanggal. As in now, ngayon lang, katatanggal lang ng braids ko. So, pasensya na kung medyo freezy yung buko ngayon. Anyway, balik tayo dito. Wala na, alam na, siguro naman, nasabi ko na yung thoughts ko dito sa kanta na to. Which is not disappointing coming from SB19. Ewan ko kailan ako rin gumawa ng reaction video from SB19, no? So, it's always, kumbaga, napakagandang experience, kumbaga, bilang sa akin din, bilang isang musician din, na makinig sa mga kanta nila. Kumbaga, nagkakaroon ako, kumbaga, bilang, kasi ganoon naman eh, bilang artist, nagkakaroon din ako ng ibang perspective. Alam mo yun, nagkakaroon ka ng
Ito yung binubuhay yung ano mo eh, yung creative mind mo, creative spirit mo. Sa mga nag-doubt siguro, para sa mga nag-doubt to sa SB19 na tanga na hindi nila kaya mag-rap. Ito na yun, guys. So, ini-expect ko kasi sobrang short din nung mga verses nila eh. Parang punch ako, parang hindi nga 16 siguro kada isa sa kanila. Hindi, let's say parang bawat isa sa kanila 16 bars lang siguro kada parte nila sa pag-rap nila. So, sana maglabas naman sila ng kanta na talagang silang lima talagang full song, let's say 4 minutes ulit na talagang nagra-rap sila, parang siguro kada isang verse, kumbaga dalawang artist hati sa isang verse, kumbaga 24-24 o kaya 24-24 bars na ano, kumbaga pakita rin na yun ang ina-expect kong susunod lang sanang gawin. Kumbaga talagang rap naman. Sila lang. Kasi nabitin din ako sa part nila. Kaya gusto ko sana magkaroon sila ng track na sila lang yung nag-rap. So anyway guys, maraming salamat ulit. Check nyo ulit yung music channel ko. Sana magustuhan nyo yung mga kanta ko. Subscribe kayo dun. Alam nyo naman tayo sa White Mesa guys eh. Diba? Maraming salamat din sa mga nagko-comment na yun nga, ang dami talaga eh. Sobrang busy ko lang din kasi sa mga ibang ginagawa ko. Pasensya na kayo kaya hindi rin ako makagawa ng tuloy-tuloy ulit ng music reactions. Kumbaga nagpo-focus din ako sa career ko as a chef, tsaka sa music ko, tsaka sa mga vlogs ko dito rin sa White Mesa podcast na pa ako. Sana napapanood nyo yun guys. Kung sinusuportahan nyo tong video na to, mga SB19 reactions, or kung ano pa man, sana ganun din yung sana suportahan nyo rin ako dun sa mga iba kong endeavors, no? Sa podcast or sa music ko. Laking bagay, guys. Sana suportahan nyo, especially maglalabas ako ng music next month. Sana tulungan nyo ako dito sa music ko, guys. Kahit ano na lang. Kahit nga wag... Thank you kung magsusubscribe kayo, pero sana na lang kung maglabas man ako, kahit share na lang guys. Share nyo na lang rin yung ano para alam nyo. Maraming salamat guys. Tsaka salamat din talaga sa mga nagko-comment. Nakakataba ng puso yung mga comments nyo. Lalo na ewan ko may nag-comment sa akin recently na sabi, gawa ka ulit reaction video dito sa gantong kanta kasi na-appreciate niya yung reaction video ko kasi unlike daw nung ibang mga reaction video na napapalagay is parang sobrang paano ko ba sasabihin, parang exaggerated daw yung mga reactions, no? parang OA ba, OA raw yung mga reaction na mapanood niya. Magagusto niya raw akong gumawa ng reaction kasi raw naiintindihan ko raw talaga yung music. Sige, hanapin ko yun tapos i-ano ko dito, i-shoutout ko siya dito. I-clip ko dito sa pag-inedit ko tong video yung comment niya na yun. So, nakakatawa kasi kumbaga alam nyong pinapanood rin talaga nila yung ano. Kasi ako, guys, pag sinabi mo kasi reaction video, hindi naman talaga totally ano. Kumbaga, ito yung reaction ko base dun sa alam nyo, hindi ko naman inaano na ano eh. Na nakikita nyo naman siguro yung mga dati ko reaction video na. So, anyway, maraming salamat ulit. Malapit na tayo mag 5k subs guys. Maraming salamat sa mga tumatangkilik at hindi pa rin nawawala sa channel ng White Mesa. Solid kayo. Itong mga nakasubscribe ngayon dito, kayo yung mga talagang nakikipag-usap sa akin. So,